There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8, verse 1. Are you in yourself or in Christ Jesus? Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarug po at tayo ay nasa programang Source of Strength. Are you in yourself or in Christ Jesus? Dahil ang lahat ay nagkasala at walang isa mang matuwid sa Diyos, ang lahat ay hinatulan na. Sa makatuwid, ang lahat ng tao ay under condemnation. Ang taong under condemnation o hinatulan ay may mabigat na dinadala sa kanyang isipan at kalooban. Ito ay palagi ang ipinapaalala sa atin ng ating kaaway na si Satanas sa tuwi-tuwi na. Ilang mga paraan ng paglaban sa condemnation ay sa pamamagitan ng pagtakas o paglimot, katulad ng paglalasing o pagkakaroon ng bisyo, pag-aaliw sa sarili upang maipaling ang isipan sa iba. Meron namang sinusubukang magbayad utang sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pamamanata o pagsapi sa relihiyon. Subalit, ang lahat ng ito ay hindi sapat para maging kabayaran at makalaya sa condemnation. Ano po ang solusyon? Maliwanag po sa ating talata na si Kristo Jesus ang solusyon. Ang paglaya sa sumpa ng hatol o condemnation ay walang kinalaman kung ano ang iyong ginawa sa iyong nakaraan. At hindi rin po ito nakasalig kung papano ka nabubuhay sa iyong presenteng kalagayan. Ang tanong na dapat mong sagutin ay, nasaan ka? Ikaw ba ay nasa iyong sarili o na kay Kristo Jesus? Sa iyong sarili, ikaw ay nasa ilalim ng condemnation. Subalit, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, wala nang condemnation. Bakit? Dahil si Kristo ang naging sapat-sapat na kabayaran ng ating mga kasalanan. Nagkaroon ka ng full pardon. Hindi lang iyon. Kay Kristo Jesus, ikaw ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan upang malayang mamuhay ng may kabanalan at maglingkod sa Diyos. Kaibigan, kapatid, kung iyong tatanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at pananampalatayanan mo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, ikaw ay ilalagay ng Diyos kay Kristo Jesus. At kay Kristo Jesus, wala nang condemnation. Tayo po ay manalangin. Kami, o Diyos, ay nagpapasalamat na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. At kay Kristo Jesus, kami ay wala ng condemnation. Kami ay nagkaroon ng full pardon. Kami ay nakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa pamamagitan mo, o Diyos, Panginoong Jesus, maaari na kaming lumakad ng may kabanalan. Ang aming acceptance sa iyong harapan ay hindi nakabatay sa aming nakaraan o kung ano ang aming ginagawa, kundi sa ginawa ni Kristo para sa amin dun sa krus ng Kalbaryo. Lubos-lubos ang pasasalamat
ang inihahandog namin sa iyo, Panginoon. At dalangin ko ang patuloy na pagpapala mo sa aming lungsod ng Taguig, ang aming Mayor Lino Cayetano, pagpalain mo ang kanyang buong sambahayan at padaluyin ang masaganang pagpapala sa aming lungsod. At lahat ng Tagigenyo, kumilala sa iyo, Panginoon, sapagkat ang isang taong na kay Kristo Jesus at walang condemnation ay isang taong palaging may tagumpay sa kanyang buhay. Kung magkagayon, ang pagsulong at pagunlad ng Taguig ay tiyak dahil ang mga nakatira sa Taguig ay may takot sa Diyos, may gabay sa Panginoon at proteksyon ng Diyos. Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.